Isang mapagpalang gabi po, mga kapatid. At kayo po ay aking pong binabati ng isang gabi na puno ng pagpapala at puno ng biyaya po ng ating po. At ngayong gabi po ay akin pong ipinapaabot ang akin pong pagbati sa lahat ng mga nanay. So, pagpalang araw ng mga nanay. Blessed Mother's Day to all the mothers. Lalong tigit po sa mga nanay na bumubuo ng ating pong gawain ng Fullness of Christ's Fellowship. Nawa po ang biyaya ng Panginoon ay lagi pong sumagana sa inyo pong buhay. At ngayong gabi po ay nais ko pong magbahagi sa inyo ng isa pong mensahe ng salita ng Panginoon nang meron pong kinalaman sa buhay ng mga nanay bilang atin pong pagpupugay at pagpaparangal at pagbibigay po natin ng mataas na respeto sa buhay ng atin pong mga nanay. Muli po, ang biyaya at ang pagpapala po ng Panginoon ay lagi niyo pong maranasan. Mga kapatid, samahan niyo po ako ngayong gabi sa isang maiksing pangangaral ng satanang Panginoon patungkol sa buhay ng isa pong nanay, no, na atin pong mababasa sa salita po ng atin pong Panginoon. Nais ko pong buksan niyo ang inyong mga Biblia o samahan niyo po ako sa aklat po ng Exodus chapter 2 verses 1 and 10. At ito po ang sabi po ng salita ng Panginoon. Samahan niyo po sa pagbasa. May isang taong mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyang malusog ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. Pero nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halaman na papiros at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at inilagay ito sa mataas na damo na sa pangpang ng ilog ng Nilo. Nakatayo naman sa di kalayuan ang kapatid na babae ng sanggol para tingnan kung ano ang mangyayari rito. Ngayon, lumusong ang anak na babae ng paraon sa ilog ng Nilo para maligo. Habang naliligo siya, ang mga utosang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pangpang. Nakita ng prinsesa ang basket sa matataas na damo. Kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol. Kaya naawa siya rito. Sinabi niya, isa ito sa mga sanggol na mga Hebreo. Pagkatapos, lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa inyo? Sumagot ang prinsesa, sige. Kaya umalis ang kapatid ng sanggol at pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa akin. Alagaan mo siya at babayaran. Kaya, kinuha niya ang sanggol at inalagaan. Nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. Pinangalanan ng prinsesa ang bata na Moises. Dahil sinabi niya, kinuha siya sa tubig. Tayo po ay manalangin ang sumandali. Dakila at napakabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami sa iyo ngayong gabi. Na kami po ay iyong binigyan ng pagkakataon
na makapagdiwang ng araw ng mga nanay sa pamagitan po ng pagpapahayag ng iyong mga sarili. Ang aking dalangin ng pagsama mo ay amin pong maranasan. At ang aking dalangin, O Diyos, ay madama po ng bawat magulang ang biyaya mo sa kanila pong buhay upang ang kanila pong mga anak, ang kanilang pagsama bilang isang pamilya ay maranasan ang kasaganaan ng iyong biyaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ngayong gabi po ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga nanay na tinutukoy po ng Biblia, that is one of the famous mother, dahil po siya ay naging magulang ng tatlong karakter ng Biblia na naging nagkaroon ng isang malaking papel sa buhay ng mga Israelita o ng bayan po ng Diyos. Kaya ngayong gabi po ay nais ko pong ipakilala sa inyo ang nanay po na ito, na walang iba kundi si Jochebed. Si Jochebed po, ito ay nanay ng isang tatlong kilalang lalaki sa Biblia, isang tao po sa Biblia. Una, siya po ay nanay ni Moises, the deliverer of Israel, itong tawag. At siya rin po ay nanay din ni Aaron, ang unang dakilang pari ng Israel. At hindi lamang yan, si Jochebed po, siya rin po ay nanay ni Miriam, ang isang propetes o babaeng propeta, isang poet at isang singer sa Israel. At itong tatlo pong ito, si Moises, si Aaron at si Miriam, sila po ay magkakapatid. At ito'y atin pong titingnan, at si Aaron po ay, marahil po si Aaron is 3 years older than Moses. And Miriam was probably about 10 years older than Moses. So medyo mas si Moises po o si Miriam po ay mas matanda ng sobra kay Moises at kay Aaron. At bagamat itong pong si Jochebed ay hindi po siya talaga kilala, no? Sa atin pong binasa sa aklat ng Exodus chapter 2, ay hindi po siya pinangalanan ng atin pong mga talata. Pero meron pong dalawang talata ng Biblia sa Old Testament na binanggit po ang kanyang pong pangalan. At bahagi po ito ay mga genealogies, no? O mga listahan po ng mga angkan, ng mga lahi. At nais ko pong basahin sa inyo ang isa rito ay sa aklat po ng Exodus chapter 6, verse 20. Ito po ang sabi. 6:20. Napangasawa ni Amram si Jochebed, na kapatid ng kanyang ama. Ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Aaron at Moises. Nabuhay si Amram ng 137 taon. Yan po ang unang nabanggit, ang pangalan po ni Jochebed. At ang pangalawang aklat ay atin pong makikita yan sa aklat ng Bilang o Numbers chapter 26. Ang verse po ay 59. Ito po ang sabi. Para po makita natin kung paano pong kung saan po binanggit ang pangalan po ni Jochebed, sa pong nanay. Numbers chapter 26 verse 59. Ito ang sabi. Si Kohat ang panganay ni Amram, at ang asawa ni Amram ay si Jochebed, na lahi naman ni Levi. Ipinanganak si Jochebed sa Ehipto sina Aaron, Moises at Miriam. No, si Jochebed ang mga magulang ni Aaron, Moises at Miriam. So dito po ay ipinakita na ito po si Jochebed ay nanay.
the mother of three famous persons in the Bible, which is Moses, the deliverer of Israel, the first high priest of Israel, na si Aaron, and the third is the prophetess, the poet, and singer in Israel, na walang iba kundi si Miriam. Mga kapatid, nais ko pong ipakita sa inyo ngayon na ang pangalan pong Jochebed means honor or glory of God. No, yung pangalan Jochebed, ang ibig sabihin po niyan ay the honor or glory of God. No, yung kalulhatian, karangalan ng Panginoon. At tunay po na itong nanay pong ito na si Jochebed ay kanya pong pinarangalan ng Panginoon sa kanyang buhay at sa kanya pong pananampalataya. Kaya ngayong gabi po, nais ko pong bigyan po ng paksa itong akin pong mensahe para po sa Mother's Day. And this topic is about Jochebed, the trusting mother. No? Si Jochebed, ito yung nanay na mapagtiwala sa Diyos. Bakit po? Dahil si Jochebed ay nagpapakita siya ng isang dakilang halimbawa ng pananampalataya sa Panginoon at kung paano matutunan na pagtiwalaan ang Panginoon with our children. Kaya ngayong gabi po, I want to share with you about the life of Jochebed who trust the Lord with her children. No, paano natin ipagtitiwala sa Panginoon ang atin pong mga anak? Alam niyo po mga kapatid, ngayong kapanahunan, one of the great challenges of every mother is your children. Kasi ang atin pong, ang mga anak po sa natin po ngayon sa kapanahunan ay hindi na po gaya ng dati. Kaya nga po, marami po ang nagsasabi na dati ganito kami, dati ganito kami pinalaki, dati ganito ang ways ng mga anak sa kanilang mga magulang. But today is different. Napakahirap na ng parenting ngayon, lalo if you are a mother. At alam niyo po, in the life of Jochebed, na nanay po ni Moises, nanay ni Aaron at nanay ni Miriam, ay hindi po madali ang kanya pong pinagdaanan sa kanya pong mga anak. At alam natin na si Jochebed, ipinanganak niya si Moises in a difficult times. Ito yung panahon na pinapapatay ng Pero ang mga sanggol sa Ehipto. Alam niyo po, tinago yan ni Jochebed si Aaron. At hindi madali magpalaki ng anak sa kanilang kapanahunan. At lalo po ngayon sa atin po. It is not always easy for us to trust God with our children. Kaya po, ito pong buhay at ang story po ni Jochebed ay napakahalaga para sa atin na atin po matutunan. Mga magulang at mga kapatid ko sa Panginoon, Jochebed trusted God with her son, Moses. At we need also to learn to trust God with our children. Kailangan din po nating pagtiwalaan ang Panginoon sa atin pong mga anak. Kaya ngayong gabi po, atin pong titingnan ang tatlong mahalagang katuruan patungkol sa pagtitiwala sa Diyos ng ating mga anak. At mula po sa ating mga talata na binasa, mula po sa aklat ng Exodus chapter 2, verses 1 and 10 to 10, ay atin pong titingnan kung how do we trust our children to God. No, paano po natin ipagtitiwala sa Diyos ang ating mga anak, lalo po sa mga nanay? Alam ko po na karamihan sa mga nanay
hindi nyo man ipinapakita ang inyong damdamin, ang inyong disappointment, ang inyong pain, ang inyong sorrow. Pero when you're alone, deep in your heart, you cried to the Lord patungkol sa inyong mga anak. No, lalo ngayon po, we are in the digital world na ang ating pong mga anak, they are being addicted to these games. They are addicted to the computers. Na minsan po, hindi na nila maintindihan at hindi na nila maramdaman at maunawaan ang damdamin ng kanilang mga magulang, lalo't higit ang kanilang nanay. Kaya po, ngayon, pag-aaralan po natin ang tatlong katotohanan sa atin pong talata na merong kinalaman. Una, trust the Lord yourself. Second, trust your children to the Lord. At ang pangatlo, raise your children in the Lord. Ito yung tatlong katotohanan na atin pong makikita sa story ni Jochebed in Exodus chapter 2, verse 1 to 10. Let us start, mga kapatid. Tayo po ay atin pong ipagpatuloy. Una, paano natin ipagtitiwala ang ating mga anak sa Panginoon? How do we trust, no, our children to God? No, trusting God with our children. Una po, first, trust the Lord yourself. Pagtiwalaan mo, ipagkatiwala mo ang iyong isa sa Panginoon. O pagtiwalaan mo ang Panginoon mo. Una, sa iyong sarili. Tingnan niyo po ang chapter 2. Balikan natin ang atin pong talata, ang atin pong passage, in Exodus chapter 2, verse 1 and 2. Ito ang sabi, may isang tao mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyang malusog ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. So unang-una po, mga kapatid, trust the Lord yourself. Bago po natin ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga anak, ito po'y napakahalaga na tayo po ay merong personal na pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At makikita po natin na ito si Jochebed, meron siyang personal faith sa Panginoon. No, in the opening chapter po ng ating pong verse, in verse 1 ng Exodus chapter 2, ay meron pong nakalagay po dito na ito po may isang tao mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. So lahi po ni Levi, mga priest po. Galing ito sa lahi ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. At mga kapatid, tandaan natin, si Jochebed ay nabuntis during a very difficult time. Ang mga Israelita po noon ay mga alipin ng Ehipto. At ang pero ay sinabihan po ng mga paraon, ang mga midwives, na patayin ang lahat ng mga Hebreo na lalaki na ipapanganak. At ang sabi po dito, mga kapatid, lahat daw patayin. Pero dahil nagbigay po at itong mga midwives, ayaw nila, nag-refuse sila sa sinabi po ng paraon. At binubuhay po nila ito. Kumbaga, ang sabi nila, ang mga Hebreo pong babae ay hindi katulad po ng mga Ehipto, na mga babae po mabilis manganak. Kaya alam niyo po, mga kapatid, nagbigay ng order si Pero, paraon, na ang bawat lalaki na
na ipapanganak na Hebreo ay itatapon sa Nile River. Pero kapag babae ang ipanganak ng Hebreo, let it live ng buhay. In verse 21 ng chapter 2, na chapter 1 ng Exodus, ay kanya pong ipinakita po dito. Sabi po rito, at dahil sa iginagalang na mga kumadrona ang Diyos, binigyan sila ng Diyos ng kanilang pamilya. At mga kapatid, ito yung bagay na pinakita ng Lord sa kanila. At ang order pong ito, ay nagtagal po ito in the last verse of Exodus chapter 1. At sa atin pong talata, nakita natin na si Jochebed po ay nanganak. So atin pong i-imagine ang context kung paano po si Jochebed ay nakadama po siya at nalaman niya po na siya po ay buntis. No, nalaman niya po na siya po ay buntis. Eh, sa panahon po nung wala makontrasound. At alam niyo po natin, mga kapatid, at alam niya na kanya pong dinadala. Hindi niya po alam kung ano kanya pong dadala ay babae o lalaki. Kaya po hinintay niya na ang kanya pong anak ay mailabas. At kapag ito po ay, kung ito po ay isang lalaki, at ang sabi po, nung sa panahon na siya po ay manganganak, she give birth to a son, lalaki. At makita po natin, mga kapatid, na ito si Jochebed ay meron po talagang isang dakilang panampalataya sa atin pong Panginoon. At in fact po, kasama po siya sa mga heroes of faith na binanggit sa aklat ng Hebreo chapter 11. At atin pong mababasa sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 23, ang uri ng panampalataya na meron po si Jochebed. Samahan niyo po ako, mga kapatid. 11:23 ng Hebreo. Dahil sa panampalataya, hindi natakot sumuway ang mga magulang ni Moises sa utos ng hari. Sapagkat nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Tingnan niyo po ang panampalataya ng nanay ni Moises, ng isang mother. Hindi siya natakot sa utos ng hari. At alam natin na kapag sinuway natin ang utos ng hari, kamatayan o ang labas. Pero dito po ipinakita yung faith na meron siya. Sa aklat ng Hebreo chapter 11 ay ipinakita ang dalawang aspeto ng panampalataya po ni Jochebed, na ito po ang nagtulak sa kanya para itago si Moises matapos niya itong ipanganak sa loob ng 3 buwan. At dito po nakita niya po na si Moises is not an ordinary child. At hindi siya natakot sa hari. Hindi siya natakot sa utos ng hari. Why? Because as a mother, she saw that her child is not an ordinary child. Mga kapatid, bago natin pagtiwala sa Panginoon ng ating mga anak, as a mother, trust the Lord yourself. Pagtiwalaan mo ang Panginoon ng buo mong puso, ng buo mong pagkatao muna. At una po, ang nakita dito, mga kapatid, God has a special purpose for your child. Pagtiwalaan mo ang Panginoon. Dahil ang isang maliwanag na katotohanan, ang Diyos ay merong dakilang layunin sa buhay ng iyong anak. Kapatid, una po, nakita ni Jochebed na si Moises ay hindi isang batang ordinaryo.
At ang talata po ng Exodus ay nagsasabi na nakita niya that the child is a fine child. At alam niya po yung salitang fine, mabuting bata, sa aklat ng Exodus. Ang ibig sabihin po ng fine doon, it was good and beautiful. No, meron pong isang, there is something about Moses that stood out. Nung makita niya kanyang anak, meron siyang nakitang kakaiba. Mabuti. That my son is different from other. Kaya mga kapatid, napakalaga po na ating pagtiwalaan ng Panginoon. Because our children, your child, your children, your sons, or your daughters, God has a special purpose. Naalala niyo po ang sabi ng aklat ng awit 139 verses 13 and 16. Allow me to read this passage. Aklat ng Salmo 139. Ang verse po ay 13 and 16. Mga kapatid, samahan niyo po ako. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sabi niya po dito, kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugis sa akin. Sa tiyan ng aking ina, kahanga-hanga ang paggagawa niyo sa akin. Kaya kayo ay aking pinupuri. Alam kong ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakita niyo ang aking mga buto ng apoy lihim na hugisin sa loob ng bahay bata ng aking ina. Nakita niyo na ako, hindi ko man ako isasaya. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat niyo bago pa man mangyari. Mga kapatid, God knows everything about your children, about the lives of your children. Alam ng Panginoon. Kaya po ngayon, ang Diyos ay merong special purpose kay Moises. Pero ang punto po dito, na nais ko pong ipaabot sa inyo mga kapatid, that God has a special purpose for every child. No, ang sabi po ng ating pong binasa, for you created my inmost being. Nakita niyo na ako, alam niyo na ako Panginoon, nang ako po'y hugisin sa bahay bata ng aking ina. Kilala niyo na ako Panginoon. Sabi niyo po, all the days ordained for me, sabi ni David, will written in your book before one of them came to me. Ang ibig sabihin, lahat alam ng Diyos, lahat nakatakda. God had a special purpose for Moses. Kaya mga nanay at mga tatay, lalo sa mga nanay, God has a special purpose for your child also. Ang Diyos, nilikha niyang iyong anak sa iyong sinapupunan. Ang iyong anak, maingat at dakilang pagkalikha ng Panginoon. God ordained the days of your child. Isinulat ng Panginoon sa kanyang aklat bago pa man lumabas ang iyong anak. Mga kapatid, kailangan mo, nanay, kailangan mo ng sapat na pananampalataya para makita. You need to take faith to see that your child, God has a special purpose. Don't give up. Ang una mong gawin, just trust the Lord yourself. Jochebed, nakita niya. Kaya naman, sa pamagitan ng pananampalataya, itinago
ni Jochebed si Moses for 3 months. At gumbo niyang pinago ang kanyang anak, yung siya makapanganak. Dahil nakita niya ang kanyang anak is no ordinary. Hindi ordinary. So una po, God has a special purpose. Second, trust the Lord. Trust the Lord yourself. Why? Because God has a special purpose for your child. Second, you need to obey God rather than man. Hebrews chapter 11 ay nagsasabi sa atin na si Jochebed ay mayroong pananampalataya. Sa kanyang pananampalataya ay hindi siya natakot sa utos ng paraon. Tandaan po natin na ang utos ng hari, na ang lahat ng lalaking Hebreo ay dapat namatay at itapon sa Nile River. Pero sa pamagitan po ng pananampalataya, itinago ni Jochebed si Moises for 3 months dahil hindi siya natatakot sa utos ng hari. Nangangailangan ito, kapatid, ng malaking pananampalataya. Bakit po? Dahil inilagay niya ang buhay ni Moises sa kapahamakan. At hindi lang ang buhay ni Moises, maging ang kanyang buhay was at risk, was in danger, nasa panganib. At itatapon ito sa Nile River. Pero alam niyo po, inilagay niya ang kanyang sarili, isang panganib at ang kanyang pamilya, pati ang kanyang pong asawa, pati ang kanyang dalawang anak na si Miriam at Aaron, inilagay niya sa panganib. Jochebed is risking the whole family sa kanyang pamilya. Pero alam niyo po, alam ni Jochebed na ang utos ng hari ni Manok. At sinunod niya ang utos ng Panginoon ay sa utos ng hari. Ito po ay nagpapaalala sa atin na ang turo ng mga apostol sa bagong tipan, that the religious authorities, sila po ay pinagbawalan strictly na huwag nang mangaral sa pangalan ni Jesus. Pero sinabi po ni Peter, mga apostol, susundin namin ang Diyos. Kaya alam niyo po mga kapatid, si Jochebed, pinagtiwalaan niya ang Panginoon with your child. Una ng pagtitiwala ng kanyang sarili sa Panginoon. Tayo din po, ikaw nanay na nanonood at nakikinig, you must first trust the Lord yourself. Trust God that He has a special purpose for your child. Trust God that your child is not an ordinary, because God has a purpose. Obey God rather than man. Alam niyo po, mga kapatid, I am blessed sa ating mga kapatiran sa FCGF. I know some mother. No? Marami akong kilala, nakasama ko yan sa ministry, na hindi madali ang kanilang mga pinagdaanan sa buhay. Nung nagsisimula pa lang sila sa kanila pong pananampalataya, hindi sila nag-give up sa kanila pong paglingkod sa Panginoon. Gaano man kahirap ang kanilang pinagdaanan, just to raise their children, hindi sila bumitaw sa kanila pong pananampalataya. Kabi-kabilaan man ang problema, kabi-kabilaan man ang mga pagsubok, ang mga hamon, mga issues ng buhay. Alam niyo po, they never give up their faith. Hindi nila isinuko ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Nandiyan na pinagbabawalan ng asawa na huwag na magsimba. Nandiyan na pinagbabawalan na ng kanilang binan na huwag na magpatuloy sa pagdalo. Pero alam niyo po, they never give up.
because they know that only God can help them. Alam nila na ang Diyos ay merong kakayahan at ang Diyos ay merong plano sa kanilang mga anak. Someday, their lives will be better. Their lives will be in the hands of God. Ang Diyos ang mag-iingat, ang Diyos ang gagabay, ang Diyos ang magbibigay sa kanila sa magandang buhay. Mga kapatid, alam niyo po, I am a witness. Saksi ako sa mga magulang ng FCGF na nakita kung paano silang pagtagumpay ng Panginoon. Because they trust the Lord themselves first. And they know by faith that their child is not an ordinary. Because God has a purpose for their child. And second, they obey God rather than man. At ito po ang pinakabagay na dapat natin makita. Pangalawa po, paano natin pagtitiwala ng Diyos sa ating mga anak? O paano natin ipagtitiwala ang ating mga anak sa Diyos? Una, pagkatiwala mo muna ang iyong sarili sa Diyos. Bilang isang nanay. Pangalawa, trust your children. Ipagkatiwala mo ang iyong anak. Alam niyo po, we come to the point that we give up for our children. Mga nanay, nandyan na po na parabang naisip nyo, pagod na ako, suko na ako sa mga anak ko. Ayaw makinig, ayaw sumunod, ayaw mag-aral. Sawa na tayo, pagod na tayo. Pero alam niyo po, the heart of a mother is unique. Kaya sabi ko nga po, saludo ako sa mga nanay. I am blessed in the lives of many mothers na talagang they never give up for their children. Lalo higit po mga kapatid, yung dapat. Trust your children. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga anak. Sabi po ng verse 3 and 9, sa ating konteksto, Exodus chapter 2. Samahan niyo po. Balikan po natin ang ating pangkalata. Exodus chapter 2, verses 3 and 9. Itong sabi niya po. Pero, nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halaman na papyrus at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at inilagay ito sa mataas na damo sa pangpang ng ilog ng Nilo. Nakatayo naman sa di kalayuan ang kapatid na babae ng sanggol para tingnan kung ano ang mangyayari dito. Ngayon, lumusong ang anak na babae ng paraon sa ilog ng Nilo para maligo. Habang naliligo siya, ang mga utusang babae naman ng prinsesa ang naglalakad-lakad sa pangpang, nakita ng prinsesa ang basket sa mataas na damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol. Kaya naawa siya rito. Sinabi niya, isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreo. Pagkatapos, in verse 7, lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreo na magpapasuso at mag-aalaga ang sanggol para sa inyo? Sumagot ang prinsesa, sige. Kaya umalis ang kapatid ng sanggol at pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa akin. Alagaan mo siya at babayaran mo. Kaya, kinuha niyang sanggol at inalagaan. Mga kapatid, paano natin pagtitiwalaan ang Diyos sa ating mga?
do you trust God with your children? Paano mo pagtitiwala ng Panginoon para sa mga anak mo? Una po, trust the Lord yourself. Second, trust your children to the Lord. At ito ang aking nakita sa buhay ni Jochebed na ginawa niya sa kanyang anak na si Moses. Kung atin pong titingnan, mga kapatid, ang verse 3 and 4, binanggit po sa verse 3 and 4, pero nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halaman na papiros at pinahira ng ikatan. Pagkatapos, inilagay sa basket ang sanggol at itinago niya sa mataas na damo para tingnan kung ano ang mangyari. Mga kapatid, kung hindi niya namatay si Moises, ginamit na ni Jochebed ang kanyang pananampalataya. He tried to hide Moses for 3 months. Pero nang hindi niya na maitago at malalaman na ng lahat na merong anak na sanggol na lalaki, ipinanganak, kailangan mamatay. Alam niyo po ang ginawa ni Jochebed? Ginamit niya na ang kanyang pananampalataya. She exercised by giving her child over. Hindi niya na kaya. Kaya inilagay niya lang sa basket. At kanya nang ipinaanod sa river bank of Nile. At ang kapatid ni Moises na babae na si Miriam ay nakatayo lang sa malayo at para tingnan kung ano ang mangyari sa kay Moises. Mga kapatid, can you imagine? Kaya mong bitawan ang 3 buwan mong anak? 3 buwan na anak? Kaya mong ipaanod? Kaya mong bitawan? Kaya mong i-give up? Nung ma-imagine po natin to, na matapos mong ipanganak ang iyong, matapos kang manganak sa iyong anak, matapos mong alagaan ang iyong anak, ngayon ay makikita mo na umiiyak ka sa takot na baka malaman na ang anak mo ay pinatago mo na kapag umiiyak ay makarinig sa kapag ayin sa gabi. Alam mo si Jochebed, hindi ko mag-imagine na give up niya ang kanyang anak na knowing what would happen na kung ano man ang mangyari sa kanya. Pero nakita natin si Jochebed ginawa ng lahat na magagawa. At ngayon, kailangan niyang pagtiwalaan ang Diyos by giving her child. Kailangan niyang pagtiwalaan. Ibinigay niya na sa Panginoon ang kanyang anak. Listen to this. Ikaw na isang nanay, letting your children go is never easy. Alam natin, no, na hindi madali na i-let go natin ang ating mga At hindi ito mangyari just once. It happens over and over. No, yung first time na iwanan mo yung anak kapag alaga, sa first time na iwanan mong yung anak sa school, sa graduation, sa pag-aasawa, over and over. Kaya alam niyo po, mga kapatid, no? Kapag lalo yung mga nanay na nagtatrabaho, iiwanan ng anak sa kanilang bahay, na mga nag-aalaga lang, ibang tao nag-aalaga, hindi yun madali. Iiwanan mong yung anak sa school, ipagkakatiwala mo sa mga teacher, hindi yun madali. Kaya nga po, may mga nanay po na lalo kapag ang kanila pong mga anak ay nagtapos na,
Umiiyak ang nanay, hindi dahil siya nag-graduate ng kanyang anak. Isan po, umiiyak ang nanay dahil mag-iiba ng mundo ng kanyang anak. Hindi niya na makakasama sa bahay kasi magtatrabaho na. Kaya po may mga nanay na kapag tumatabok ang mga anak, hindi yan tutulog sa kakahantay ng kanyang anak ay dapat makauwi na. Kaya rin po, sa araw ng kasal, ang mga magulang, ang nanay ay umiiyak kapag ang kanila pong anak ay kakasal na. Kasi alam nila na hindi na sila nito makakasama. At minsan po may mga anak na hindi na priority ang kanila pong mga nanay. At nangyayari po ito over and over again. Kaya nga po, nasabi, mothers begin saying goodbye to their children from the moment they are. Hirap ako sabihan na ang nanay daw ay nagsimula magsabing paalam sa kanilang anak sa panahon sila. At alam niyo po mga kapatid, we need to start giving our children to the Lord from the moment they are born. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga anak. At alam ko po, kagaya ni Samuel, the prophet's mother, si Hannah. Sa Old Testament din po, ay nakita natin na si Hannah, nagbigay siya ng vow, nagbigay siya ng pangako, ng panata, na sinabi niya, ibibigay ko sa iyo, Panginoon, all the days ng kanyang buhay ni Samuel, ibibigay ko siya sa iyo, Panginoon. At alam niyo po, she actually made that vow bago pa ipinanganak ang kanyang niya, si Samuel. Ipinagkatiwala niya. At bahagi po ng pagkitiwala natin sa Diyos sa ating mga anak is giving your children to the Lord. Matotoo lang ang ating mga anak sa Panginoon talaga. Tayo lang ang mga katiwala niya para palakihin natin sila. Pag-aari talaga sila ng Panginoon. Ang kailangan lamang natin, mga kapatid, is we need to give them to Him in faith. Ibigay natin ang ating mga anak sa Diyos ng may pagtitiwa. At kailangan natin gawin yun over it. Lord, I give my son. Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga anak. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking daughter, Lord. Kasi alam niyo po, mga nanay, alam ko po, you are so stressful enough with the ways of your children, of your son, of your or your daughter. Pero alam niyo po, ipagkatiwala. Trust the Lord. Atin silang ipagkatiwala sa Panginoon. Give your children the Lord. Second, trust God sovereign for you. Pagtiwalaan mo ang Diyos sa kanyang pag-iingat. Siya ang may control. Siya ang mag-iingat. At alam niyo po mga kapatid, the moment na atin binigay ang ating anak sa Panginoon, you need to trust God sovereignly. Pagtiwalaan mo na iingatan ng Panginoon yan. Pagtiwalaan mo na God is in control in the lives of your children. Yun ang pinakabago. At yun ang isang bagay na aking pong dapat makita. Alam niyo po, I love the next section ng ating pong passage. Yung talata po, dito po ay nakita, makikita natin yung amazing love and sovereign providential protective care ng Panginoon sa Moses, sa buhay po ni Moises. Tingnan niyo po ang verse 5 and 6 ng chapter 2 ng Exodus. Ito po ang sabi. Ang sabi po, ngayon, lumusong ang anak na babae ng Paraon sa ilog ng Nilo para maligo. Habang naliligo siya,
Ang mga utusang babae naman niya ay nagdakad-lakad sa upangpang. Nakita ng prinsesa ang basit sa mataas na damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol. Kaya naawa siya rito. Sinabi niya sa ito sa mga sanggol ng mga Hebreo. Mga kapatid, ito yung nagpapakita kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Gaano ka-sovereign ng Panginoon. Yung kanyang providential and protective care nandoon. Minsan po, dito makita niyo pong irony. Ang paraon nag-utos ng lahat ng lalaking Hebreo na bata ay dapat namatay. Alam niyo po, as if it were the only men who were dangerous to his kingdom. Pero tingnan niyo po mga kapatid, kung paano ang Diyos ay kumilos sa pamagitan sa buhay ng mga babae. Makapangyarihan si Paraon sa kanya pong lugar, sa Ehipto, isang lalaking makapangyarihan. Pero tingnan niyo po, ginamit ng Diyos ang buhay ng mga babae. God worked first all through the midwives. Una po, no, sa mga kumadrona, sa mga nagpapaanak, na nai-spared ang mga buhay ng mga batang babae, batang lalaki. God worked through Jochebed na itinago si Moises for 3 months. At ang Diyos naman ay kumilos sa pamagitan po ni Miriam na siyang nagtingin at nagbantay kay Moises na nasa basket. At ngayon po nakita natin that God works sa pamagitan ng anak na babae ng paraon na comes along, nakita niya ang bata na nasa basket at naawa siya. Mga kapatid, hindi lang yan. There's more of the providential care and protective care ng ating Panginoon. Tingnan niyo po in verse 7. Pagkatapos, lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at sinabi, nagtanong siya, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreo na magpapasuso at mag-aalaga sanggol para sa inyo? Sumagot ang prinsesa, sige. Kaya umalis sa kapatid ng sanggol at pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. Mga kapatid, hindi ba napakabuti ng Diyos? Ibinigay ni Jochebed ang kanyang anak na baby pa sa Panginoon. At ang Diyos naman ay ibinigay sa kanya uli. He gave up Moses to the Lord. Lord, bahala ka na. Ilagay, itinago ko ito sa loob ng 3 months at hindi ko siya maitago. Ngayon, bahala ka na. Ilalagay ko siya sa basket. Bahala ka na, Panginoon. Sabi niya, Miriam, ilagay mo sa madamong bahagi ang iyong kapatid at tingnan mo sa malayo kung ano ang mangyayari sa kanya. That's right. Alam niyo po, ibinigay ni Jochebed si Moises sa Panginoon at ang Panginoon naman ibinalik sa kanya si Moises. Kasi kailangan ng prinsesa ng isa na mag-aalaga sa baby. Alam niyo po, quick thinking. Ito si Miriam, pumasok agad at sinabi, may alam ako, I know just the right person. May alam ako na pwede mag-alaga sa baby.
mahal na prinsesa. At mga kapatid, tingnan po natin ang lahat ito ay nangyari under God's sovereignty. Lahat ng ito ay nangyayari dahil ito sa pag-iingat ng atin pong Panginoon. You've got Moses in the basket. You have the right place along the banks of the line, no? Inilagay niya sa tamang sa basket. Ipinaanod niya sa tamang lugar. Doon sa ilog ng Nilo. At merong timing na ang para ang anak ng paraon ay pumunta doon para maligo. At meron doon si Moises na umiiyak. At ang anak na babae at ng paraon ng prinsesa ay bigla na awa na habag. At andoon si Miriam being right there. At si Miriam po ang kapatid ni Moises nag-offer ng mag-aalaga sa baby. At nakita po ng prinsesa, nag-agree siya. Only God. Tanging ang Diyos lamang ang makagagawa ng lahat ng ito in details, no, na merong detalye, specific event, specific timing, in just in such a marvelous way. Tama po ang Romans chapter 8 verse 28 ang nagsasabi, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His will. Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na nangyayari ito sa ikabubuti ng bawat isa na nagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, God is up. God is good. Napakabuti ng Panginoon. Kapag atin pong ibinigay ang ating anak sa Panginoon, you can trust God's sovereign care. Kayang pagtiwalaan na kayang inato ng Panginoon niya. Kayang protektahan ng Panginoon niya. Kayang alagaan ng Panginoon niya. You can trust God's love to your children ever more than you do. Alam mo po, kayang alagaan ng Panginoon ng anak. Ayun lang na mag-alaga sa atin. We forgot that God is able to do and how to protect and how to care for our children. You can trust God can take better care of your children. Patiwala na kayang inata ng Panginoon ng mga anak. Higit sa pangalawang pagkakataon. Si Jochebed trusted God virtue. She trusted Moses. Pinagkatiwala, ibinigay niya si Moses sa Panginoon. When she could hide him no longer, nang hindi niya nang ito may nang wala na siyang kakayahan para protektahan ang kanyang anak. Wala na siyang kakayahan para ikubli, i-provide ang need ng kanyang anak in order to be safe. Inilagay niyo ito isang isang. Ano sa tingin? Sa panagilaan ng Panginoon, yamanan ng biyaya ng Panginoon. Yung prinsesa na anak ng paraon nakita ang pasko. Nakawa siya sa Panginoon. Kung hindi mo na kaya, nanay, hindi mo na kaya kontrolin ang sarili sa ginagawa. Nanay,
kung hindi mo na kayang tigisin ang ways, isip ng iyong anak. Pagkatiwala mo siya sa iyo. Ibigay mo siya kay Lord. Ito yung bago na dapat. Pangatlo at panghuli. How do you trust God with your children? Paano natin pagtitiwalaan ng Diyos sa atin? Una, trust the Lord yourself. Second, trust your children to the Lord. Pangatlo at panghuli. Then, raise your children. Raise your children to the Lord, in the Lord. Yun yung pang verse 9. Ng Exodus chapter 2, verse 9. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa akin. Alagaan mo siya at babayaran mo. Kaya, kinuha niya ang sanggol at inalagaan. Nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. Pinangalanan ng prinsesa ang bata na Moises. Dahil sinabi niya, kinuha ko siya sa tunay. Mga kapatid, let us raise our children in the Lord. Ito yung bagay na atin pong dapat pangalan. Kung atin pong papansinin, sa isang party po, yung sovereign care ng Panginoon, yung pag-iingat ng Panginoon sa buhay po ni Moises. Hindi lamang po nakuha ni Jochebed ang kanya pong anak, binayaran pa siya nito para alagaan ang kanyang anak. God is so good. No, nung ibinigay niya sa Panginoon ang kanyang anak, ibinig ng Panginoon sa kanyang anak at ang mabigat nito, binayaran pa siya para alagaan ang mahal niya. Alam niyo po, Jochebed probably ay got Moses back for about 3 to 4 years. Pero mga 5 taon ay inalagaan niya. So maraming panahon na tinuruan niya patungkol sa Diyos. Marami ang panahon na mga taon na tinuruan niya si Moises about God's people and God's plan. Tinuruan po ni Jochebed ng nanay ni Moises, si Moises, about God, about church, God's people, and about God's plan. Ito yung dapat matutunan mga nanay ng ating mga anak. They know that about God. They know about God's people. And they know about God's plan to their lives. Nakakasiguro po ako na itinuro din sa kanya ang patungkol sa Diyos. Kung paano ito ng Diyos nilikha ang sanlibutan. Itinuro din, ikinuwento rin po ni Jochebed kay Moises ang tungkol sa kay Noah, ang patungkol sa flood. Patungkol kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Patungkol kay Joseph at patungkol sa Egypto. Itinuro din niya ang patungkol sa Diyos, ang pangako niya kay Abraham na papalayain ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa Egypto after 400 years of slavery. Pagbasa natin yan, Genesis chapter 15, verse 3 and 4, ng pangako ng Panginoon, that He will set free, mayroong lugar na para sa kanila. Mga kapatid, sa kadakilaan, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, binayaan niya si Jochebed
pinahintulutan ng Panginoon in His sovereignty. He allowed Jochebed to raise Moses. Palakihin si Moses. And to teach him. Faithful. Kaya, kung siya ay pumanda, na mag-edad na si Moses, lumalaki na si Moses, dinala siya sa prinsesa, sa anak ng paraon, at naging anak ito ng prinsesa, at dito nagsimula yung bahagi ng plano ng Panginoon na para iligtas ang bayang Israel mula sa kapihan, mula sa kahirapan sa inyo. Mga kapatid, alam niyo po, God has a plan for your children. And all of this, God wants you to raise your children in the Lord. Nais ng Panginoon na iyong palakihin ang iyong mga anak na nasa Panginoon. Turuan sila patungo sa plano ng Panginoon. Turuan sila kung paano mahalin ang God's people, ang church ng Panginoon. At paano sambahin, paano paglingkuran ng Panginoon. Kasi ang Diyos, may bahagi sila sa plano ng sa plano ng pamilya mo, sa plano ng community mo, ng anak mo, may bahagi yan. Kung paano itatransform ng Panginoon ang family nyo. Paano itatransform ng Panginoon ang community nyo. Paano itransform ng Panginoon ang ating bansa. Paano itransform ng Panginoon ang mundo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Your children, your kids, your sons, and your daughters as part of God's plan. May bahagi yan. Kaya alam niyo po mga kapatid, alam ni Jochebed na limitado lang ang kanyang panahon kay Moses. Kung atin pong ma-imagine ito, nandun ang kanyang pagpupursige na turuan si Moses sa lahat ng bagay na dapat niyang matutunan. Kaya bilang mga magulang, unawain natin na tayo rin ay merong limitadong panahon kasama ang ating mga anak bago sila magbubuo. Bago sila lumayo, bago sila magsarili, bago sila maging independent sa kanilang buhay. Our time is limited. Kaya alam niyo po, dapat din magkaroon tayo ng ganong urgency. Teach your children. Raise your children in the Lord. Teach them about God. Teach them how to love God's people. Raise ang ating mga anak sa Panginoon. Tatlong bagay ang aking ibahagi sa inyo. Paano natin i-raise ang ating mga anak sa Panginoon? Una, ituro mo sa kanila ang Satana. Bigyan mo ng pagkakataon na maunawaan nila ang sinasabi ng Diyos. Let them hear preachings. Let them know. Let them read the Bible. Ito po'y napakahalaga na maituro natin sa ating mga anak ng Satana ang Panginoon. Ituro natin sa kanila patungkol sa Diyos, patungkol kay Jesus mula sa Biblia. Ituro natin mga kwento ng Biblia. Ituro natin ang pag-ibig at ang pangako ng Panginoon. Ituro natin ang patungkol sa sin, ang patungkol sa pagpapatawad. Ituro natin ang kaligtasan mula sa cross ng kalbaryo ng ating Panginoon. Pagkakaroon tayo ng kaligtasan lamang sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito yung bagay na dapat natin makita. Mga kapatid, we need to do this. It's very important. Second, bring them to the church. Alam niyo po ba ang buhay ng ating Panginoon? They know. Right? Ito yung bagay natin dapat.
for them. Pagtiwalaan natin ang Panginoon sa iyong mga anak. And let the Lord let them go. Gawin mo ang magagawa mo at ipagkatiwala mo sila sa pag-iingat ng Panginoon. Paano natin mapapalaki ang ating mga anak sa Panginoon? Teach them God's Word, bring them to the church, and pray with them, and pray for them. Manalangin kasama sila at ipanalangin sila. At gawin natin ito ng palagian. Muli, ang pagiging nanay are forever saying goodbye to their children. Alam niyo po, mga nanay, ang mga Kristiyanong mga magulang, lalo ang nanay, ay palaging inilalagay nila ang kanilang anak sa isang basket. At inire-release sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Why? Because you can't parent your children forever. Hindi ka kailanman. Hindi mo kayang alagaan ang iyong anak. Hanggang sa huli. Release them to God. Raise them to the Lord. Panghuli po, tandaan natin na si Moses ay ipinanganak during difficult times. Mahirap ang kanilang kalagayan. Hindi madali ang buhay na kanilang pong pinagdadaanan. Pero si Jochebed, ang nanay ni Moises, nagtiwala sa Panginoon para sa kanyang anak. At ang resulta, Moses grew up knowing God, loving God's people, and fulfilling God's purpose for his life. Tayo din po, bilang mga magulang, lalo't higit sa mga nanay, pwede nating pagtiwalaan ang Panginoon para sa ating mga anak. Pagtiwalaan mo ang Panginoon sa iyong sarili. Pagtiwalaan mo, itiwala mo ang iyong mga anak sa Panginoon. Palakihin, patatagin ang iyong mga anak sa Lord. Huwag kang magsawa na mahalin sila. Huwag kang magsawa na ipanalangin ang iyong anak na makilala ang Panginoon, na mahalin ang church, at hanapin ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Mga kapatid, matuto tayo sa halimbawa ni Jochebed. Hingin natin ang Panginoon. Hingin natin sa Diyos na gawin niya tayo bilang isang trusting parent. Mother, this Mother's Day, ask God to make you a trusting mother. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng mga nanay na iyo pong pinagpala at patuloy niyo pong sinasangkapan ng kalusugan, sinasangkapan ng magandang kaisipan, ng kalakasan, sinasangkapan ng sapat na pananampalataya upang sila ay magpatuloy na gampanan ang anapong rule as a mother to their children. Father, I pray that you bless every mother, lalo't higit, Panginoon, sa mga magulang na nakakasama ko po ngayon sa pangangaral ng inyong salita. Ang aking dalangin ng kapangyarihan mo, ang pag-iingat mo at ang biyaya mo ay sumagana sa kanila. Help them to be a trusting mother. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. God bless His people. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin sa gabing ito. Sa inyo po ng mga nanay, to all the nanays out there, Happy Mother's Day. God bless you with many graces. Yung kanyang graces of protection,
graces of abundant provisions, and graces of divine intervention ay maranasan niyo po as you go with your role as a mother to your children. Pagpalain kayo ng Panginoon at maging pagpapala kayo sa inyong pamilya, higit lahat sa inyong mga anak. God bless and may the good Lord bless us more. See you sa Sunday. God bless po. Bye-bye. Happy Mother's Day.